Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng UNICEF at Pure Earth, isa sa bawat tatlong kabataan sa buong mundo ang may mataas na level ng tingga or lead sa dugo. That's about 800 million children. Kinumpirma din ng Institute of Health Metrics and Evaluation na halos kalahati ng 40 milyong bata sa Pilipinas ay may mataas na blood lead level. These numbers are alarming and call for immediate action. Ang batang si Dexter ay malimit na naglalaro malapit sa isang lead smelter factory sa San Simon, Pampanga, na kung saan doon din nagtatrabaho ang kanyang ama. Ayon sa findings ng Pure Earth, lahat ng mga bata at mga nakatira sa komunidad na yon ay exposed sa high levels ng toxic lead. Saan ba nanggagaling ang lead toxins? Sa paglanghap ng pinturang may lead? Sa lead-contaminated dust from old buildings? Sa smelting factory at recycling shops with old batteries? Sa lead-contaminated na tubig at lupa? Hindi ito nakikita pero maaari itong masinghot, dumikit sa balat at sumama sa kinakain o iniinom. Nakaka-apekto sa IQ, napapababa niya yung kakayanan ng bata na mag-develop, makaunawa. Through time, I think as an effect already of it affecting cognitive development, mas prone din yung mga batang exposed dito to be inclined to doing crime. Ang Pure Earth na isang international non-profit organization ay kilala sa advokasya nila sa Global Toxic Pollution Cleanup. Sa Pilipinas, nakapag-identify sila ng 250 hotspots gamit ang kanilang mga testing devices for heavy metal presence. Ang next step supposedly pagdating sa Pure Earth ay i-communicate mo yan dapat sa stakeholders, sa government, sa private sector, sa community para magawa ng solusyon sa bawat sector. Kasi at the end of the day, ang importante dapat meron talaga tayong maligtas na buhay eh, di ba? Lalo na ng mga bata na wala naman silang kinalaman. Hindi sila yung nag-cause ng harm sa environment o sa mga sarili nila, and yet sila yung nagiging biktima ng actions ng kanilang older generations. Nakumbinsi nila ang DOST-FNRI na isama sa National Nutrition Survey ang pagka-identify ng childhood lead poisoning. May ongoing silang blood lead level screening ng 3,200 Filipino children ages 6 to 9 and up to 320 pregnant women in 13 areas across the country. Naging matagumpay naman ang toxin cleanup na ginawa nila sa San Simon, Pampanga dahil nabawasan nila ang lead exposure ng 12 families, kasama diyan ang batang si Dexter. Masaya sila sa resulta ng Toxic Sites Implementation Program nila sa Iloilo City at Tagbilaran City dahil seneryoso ng mga local champions ang datos na ipinakita sa kanila ng Pure Earth. Sa dami na nakita naming polluted sites, halos wala kang makitang willing to act on it. Siguro dahil nasanay na tayo na tanggapin na ito na yung realidad natin. Very challenging para sa Pure Earth kapag nagpepresenta sila ng environmental issue sa mga stakeholders. Hindi daw ito mabilis na naaksyonan dahil hindi ito priority at limitado ang resources. But we cannot afford to wait for the worst to happen before we act on this. We need to do something. Keep doing what you are doing, Pure Earth. Kayo ang aming G-Diaries World Changers of Faith.